Malamang ay fan or mahilig ka sa classic motorcycles kaya ka naka-follow sa page na ito. Well, kung kilala mo ako, mahilig talaga ako sa mga classic looking bike. I don't know, but for me there's a nostalgic feeling or sense of calmness kapag nakasakay ako sa mga classic na motor. Saka yung pride na nagmumotor ka sa kalsada gamit yung motor na ikaw talaga yung nag-custom. But there's a disadvantage of owning a classic motorcycle. Isa na nga dyan ay ang sakit sa ulo na maintenance, paghahanap ng mga parts, paghahanap ng mekaniko na marunong talaga sa specific na unit, or hindi naman kaya ay dapat ikaw mismo na rider ay marunong. So, company started producing motorcycles with vintage looking body na paired with modern features, giving us the freedom of choosing modernity into a classic feeling. Introducing the Mutt Motorcycles. This bike is quite expensive. Whoa. Teka, after nung intro na yun, sasabihin mo mahal tong motor na to? But let me tell you why now is the best time to buy it. But first, kilalanin natin sila. Mutt Motorcycle started by Benny Thomas and Will Rigg. The idea is to create a motorcycle with custom looking vibes. Si Benny kasi ay isang kilalang custom builder sa Birmingham. And alam niya na hindi para sa lahat ang custom motorcycles dahil sa laki ng gastos dito. At isa pa nga dyan ay gusto niya gumawa ng motorsiklo na nasa imahinasyon niya, which is hindi existing sa current market. So they started Mutt Motorcycles. Alam niyo, napaka-interesting ng kwento nito ni Thomas and Will. Pero gawa na lang natin yan ng separate na video. GTSS stands for Grand Tourer Super Single. Look at this bike. The design is so elegant. Yan ang unang papasok sa isip mo kapag nitigan mo itong motor na ito. And kapag dala mo siya sa kalsada, yep, agaw attention talaga. Alright guys, this is the GTSS 250 in a flesh. Alright, unang mapapansin nyo sa bike na ito is yung gulong niya, medyo malaki. And yung engine, parang kasing laki siya ng Cafe 400. So yung pag tinabi mo siya sa mga Cafe 400 ng mga bike, hindi rin nalalayo na parang mapagkakamalan mo rin siyang 400cc na motor. So sa harapan at sa likod, meron siyang ABS braking system. At ang gulong niya sa harapan ay 120/80/18 and sa likod is 130/80/18. So kaya ang lapad niya, which is reason kaya medyo mabigat din yung motor na to kasi parang malaki yung gulong niya. So itong motor na to ay balot ng mga chrome finish aesthetics, like yung headlight chrome, yung signal light dito sa likod, sa shock, tsaka dito sa grab bar, yan makikita nyo na chrome stainless finish siya. So yun yung mga reason kaya nagmumukha siyang elegante. Tsaka yung design ng tangke, no? Yung pagkakulay sa tangke niya, parang nagko-complement dun sa chrome and stainless na finish, yung white and black na color scheme. So sa headlight, gumagamit sila ng halogen. Ginawa nila yon para magmukhang classic pa rin yung motor. Pero dito sa signal lights and sa tail light, naka-LED na yan. Sa handlebar, tinatawag nilang anodized na handlebar. So meron siyang logo dito ng Mutt Motorcycle. Ayan, ganyan siya. Para siyang low rise lang, pero nakapasok siya ng konti. Sa speedometer niya, pag chinek niya yan, maliit lang to eh. Parang 2x2 inches lang yung diameter niya. 2 inches lang. So maliit siya tignan, pero sabi nila okay lang. Pero nung na-experience ko na pinapa-under siya, merong times na nakakalimutan ko nakabukas pala yung signal light. So later on, nag-adjust ako, naalala ko na kailangan ko lagi i-check yung signal light twice para lang sigurado tayo. Tapos sa side mirror, eto side mirror niya, maganda siya eh, kaso ang problem ko dito is masyado siyang mataas yung ganitong layout niya. There are times na tumatama siya sa side mirror ng mga kotse. So definitely papalitan ko to kung ako yung gagamit nito. Pero in terms of kung maglo-long ride ka pang touring, maganda siya kasi kitang-kita talaga yung nasa likod niya. Ito yung itsura ng signal light niya. Ayan. Ito naman yung ilaw. Ayan. So itong motor na to, wala siya ditong switch yung gaya sa mga bike natin.
So kapag ini-start mo yung motor, automatic iilaw siya. Tapos ito yung hand grip niya, diamond strip na hand grip. Tapos meron siyang bar end dito. Yung lever, yan, ganyan lang siya. Medyo minimal nga talaga. And yung mga ganitong details, yung sinasabi ko, like yung logo na nandito, yung ganitong mga CNC cut na mga cup, yung mga ganito. Tsaka itong sa headlight bracket, yan, yung mga CNC cut. So, may feel mo na premium yung bike kapag sinakyan mo. Ito yung sa gas cup niya. Ito ay 17 liters na gas tank. Maganda to pang long ride. Ito yung busina niya, isang piraso lang. So, try natin. Ayun, ito pala yung rim niya, naka-chrome din yan. So, terno sa headlight at saka sa mga shock and sa grab bar. Tapos, ABS, technology. Ito yung gulong niya, Timson yung brand. Tapos, ito yung tread ng gulong, dual sport. Ang size is 120 90 over 18. And sa likod is 130 80 over 18. So 18 and by 18 yung harap at likod na gulong. And yung makina is 250cc GN. Ito yung engine ng Suzuki. Ayan. Sa exhaust niya, nandito siya sa left side. Tapos feeling ko short, pero okay lang naman, ano, parang nagko-compliment lang naman sa design niya. Pero kung ako yan, parang mas gusto ko yung mahaba. Tapos hindi ganyan kababa. Parang feeling ko merong times na kapag merong humps or nalubak ako, parang tatama siya eh. Dahil mas mababa pa siya sa skid plate. Tapos itong skid plate niya is alloy. Compare sa metal, kapag nagpa-fabricate kayo na ganito or nagpa-custom kayo, mas maganda to kasi mas magaan. Tapos yung thermal wrap, naka-install na rin. So kasama na rin yan. Alas wala na nga kayong babaguhin dito sa bike na to eh. Laki ng kadena niyan, lapad. Additional features nga rin pala nito is mayroon siyang side stand kill switch. So kapag naka side stand, hindi mo mapapaandar yung motor. Kapag nag first gear ka, mamatay siya. Tapos ito yung side fairing niya. Medyo mataba siya eh, medyo chunky siya. So kapag inupuan mo, parang kang nakabuka ka. Pero para sa akin na 5'4 ang height is medyo tiptoed ako sa dalawang paa. So kung papalitan nyo ito ng side panel, matik. Mag-flat foot kayo dyan kung 5'4 kayo. Dito sa upuan niya, merong dalawang material na ginamit. Itong part na to is medyo parang gloss. Tapos ito medyo matte yung finish. Para sa akin, malambot siya. Pero may mga pillion ako na nagsasabi na matigas. Dito sa part na to, hindi ko pa naranasang sumakay dito as a back ride. Pero dito nga, medyo firm sa part na to. Tapos dito malambot. So comfortable siya kapag sinakyan mo kasi yung sitting position mo is upright. So common issue nga pala na na-encounter namin is yung chain guard. Kapag nag first gear ka, may lagitik yung kadena pumapalo. O kaya kapag nalubak ka, maririnig mo yung kalansing ng chain guard. So definitely tatanggalin ko to kung ako. kg itong bike na ito, making it for me harder to maneuver sa traffic, lalo na kung may angkas ka. Para akong may dalang big bike. Actually, manageable siya. Siguro yung time, masasanay ako kapag gamit ko ito. Pero given talaga na may hirapan ako dahil sanay ako sa 150cc yung dala ko sa city. But nung bumaba na yung angkas ko, doon na naging mapayapa ang buhay. With its 250cc engine, it gives you the power you need when you need it. Engine feels quite hotter compared sa other bikes. Siguro dahil 250cc, ramdam mo kapag nakashirt ka or na-stuck ka sa traffic. These are just the cons na napansin ko. Other than that, this is elegant. So for its price na 250k for 250cc nila na bike, it feels expensive compared sa other brands na pwede mong piliin sa price range niyang yan. Sino ba ang makakalaban niya sa market? Meron diyang XSR 150, Cafe 400, Victorino, RC250, W175, etc. Pero preference nyo na which is which. But there are things that needs to be considered kapag binili mo tong bike na ito. First is the classic looking bikes na hindi mukhang cheap. How these bikes are made are very interesting. Yung details ay talagang pinag-isipan. The part feels premium. The bike feels like a big bike. Matt Motorcycle is the product of passion and success ng mga custom builders sa Birmingham. Let me emphasize. Pure passion. Imagine may Filipino builder na gumawa rin ng ganito, pang mass production na custom looking bike. Dem, napakaangas nung pagkakataon. At naniniwala ako na in a few more years magkakaroon yan. And let's support it. This is the GTSS 250. Ikaw, ano sa tingin mo? Would you buy it?